pare. May 10 milyong pabuya kay Boss Ramon. Si Ingrid Cardenas mismo ang naglabas. Eh, kung ikanta na lang kaya natin si Boss. Sige, hati tayo. Anong hati? Paiisahan niyo. Anong ginawa mo? Ipit niyo na yan. Ayoko na makalat. Ayusin niyo. Hello? Demonyita ka. Sino to? Talagang di mo ko titigilan. Ha? Hindi ka pa rin nadala, no? Baka gusto mong ibitin na mga tanong patiwarek. Ikaw ang hayop. Para kang daga. Nasaan ka? Lumabas ka sa langga mo! Para talaga akong daga. Dahil pag di mo ko tinigilan, ngangat-ngating kita ng buhay. Malangyak. Mamamatay ka! Naintindihan mo! Narinig mo ko! Papatayin kita! Magpakita ka sa akin! Magpakita ka! Hello? Hello? Patayin kita! Naintindihan mo! Narinig mo ko! Papatayin kita! Tama na! Sayang mga tauhan ko. Iilan lang sila nilagas mo pa. Sinabi ko naman sa'yo, kaya akong lumakad mag-isa. At wala akong pakialam kung mga bobo ang tauhan mo. Inayos ko na ang shipment. Sa makalawa lalakad na tayo. Yan! Ganyan! Kailangan ka pang galitin bago ako humilos. Ma'am, magbihis ka. Dadaling kita sa doktor. Ano? Ano, doktor? Anak, I'm not insane. Galit lang ako sa Ramon na yan, but I'm not insane, okay? I'm not insane. You have to believe me, I'm not insane. I'm not insane. Okay lang, ma'am. Okay lang. Tinanggap ang resignation ko. Pinadid mo na ako. Pero hindi yan iniisip mo ngayon eh. Si Ramon. Bakit? Anong balita tungkol sa kanya? Huwag mo muna sabihin kay nanay, ha? Pero nabalitaan ko nagpalabas ng pubuya si Ingrid. 10 milyon kung sino makakapagsabi ko na saan si Ramon. Basta, JR, kahit ano mangyari, huwag sana matutulad kay Ramon na magiging anak natin. Hindi mangyayari yan. Dahil tayong dalawa magpapalakas ka niya. Bakit lagi kang ganyan magsalita? Ha, Audrey? Parang ako na lang yung magpalakas ka niya. Siyempre, ikaw ang ama. Gusto ko ikaw ang magdisiplina sa kanya. Kasi ako, hindi ko naman kayang mamalo ng bata eh. Alam mo, JR, may nabasa akong article sa magazine. Mm-hmm. Yung buntis daw may brain cancer. Tapos, kailangan niyang itigil yung chemo niya para hindi maapektuhan yung bata. Kung ako kaya yung nasa sitwasyon niya, anong gagawin mo? Kaninong buhay ang isasalba mo? Sa akin? O sa baby? Mahirap yan. Pero ikaw ay sasalba ko. Pwede naman tayo sumubok ulit, di ba? Paano kung hindi na pwede? Okay na. Basta tayong dalawa magkasama. Kahit pumuti na yung buhok natin. Hanggang sa alalain kita.
Dahil nirarayuma ka na. Ako pa rin ang pinakagwapo sa mata mo. At ikaw, ang pinakamaganda para sa akin. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahangad.